Good morning mga ka-wonder. It's been a while ba na hindi ako nakapag-vlog. Ngayon ay nag-vlog muli ako. Ngayon ay may trip kami papuntang Jerusalem at time check 4:15 ng umaga. So ito na, naghahanda na kami ng mga dadali namin papuntang Jerusalem. So magkita-kita na lang tayo. Shalom. Hi, good day ulit sa inyo mga ka-wonder. Ngayon ay ready na. At ngayon ay mag-aantay na lang ng aming service sa araw na ito. Ayan. Tignan na muna natin o silipin na muna natin ang ginagawa na nila sa labas. Ayan. Mga tulog pa sila. Anong oras na? Alas 5:30 na. 4:30 pala. 4:30. Ay, beshi. Ano hinandaan nyo? Adobo lang. Adobo? Hindi ka na naman natulog. Ay, nakatulog naman ako. Si Piolo, ang pogi. Ganyan na talaga eh. Pogi na talaga eh. Serious? Ito na, nag-start na yung aming organizer. Okay, see you. Okay, bye-bye. Good morning sa inyo mga ka-wonder. Ngayon ay mag-aalas 5 na at ngayon ay nahantay na namin ang aming service sa araw na ito. Well, dalawa yung aming trip. Isa papuntang ako at kami naman mag-asawa kasama ang aming friend ay pupunta kami sa Jerusalem. Yan. Jerusalem motive. So abangan nyo yung aming susunod na biyahe. See you later. Bye! Na yung service namin. Diba may service sila doon, nag-aantay. So mga ka-wonder, instead na dumaan kami sa main road papuntang Jerusalem, ay mas pinili namin dumaan sa Jordan Valley para hindi kami ma-traffic at maaga kaming makarating sa Jerusalem. Skitopolis. Roman city, Skitopolis. It's very nice also there. Yeah, this is Kibbutz Neil David here. Mm-hmm. Inside. Yeah, nice and bed and breakfast place. Yeah, really nice. At ngayon mga ka-wonder ay dadaan kami sa Highway 90, na kung saan ito ang pinakamahabang road dito sa Israel. About 480 kilometers ang haba nito, from Tula, West Galilee, Jordan Valley, Dead Sea, hanggang Hilal. This is Mount Gilboa. So ngayon ay kalbo pa rin dahil nga sa kay King David na kinurse niya yung bundok dahil nga sa namatay sila King Saul and yung anak niya, mga anak niya kasama si Jonathan. It's going to be like kala ko napakaliit lang ng Gilboa. Yung pala ang haba. Grabe. Itong Mount Gilboa na to. Ito rin na ano. This is the Jordan Valley. No? Ah, Jordan Valley. This is the Jordan Valley from here. See the mountains of Jordan. Uh-huh. Here. Samaria. Yeah. And dito yung papuntang Samaria. Right now ay tinawag na siyang Sebastia. It's because of honor of Caesar Augustus. And this is the Jordan Valley. Noon mga ka-wonder, ang Jordan Valley ay pagmamay-ari ng bansang Jordan. Pero noong Six Day War noong 1967 ay napasa kamay ito ng bansang Israel. Okay. And you see the river is there.
about the holidays. About wars. So they can celebrate together. Yeah, from Jerusalem. They started to make fire in the top high mountains in Jerusalem. And then they saw from here, they light also the fire. And then there were other places which did it on the other mountains. And then that's the way they announced. Okay, Rosh Hashanah today. Okay, let's start the holiday to celebrate. Kaya dito tawag itong Sartaba. Kung saan dito sila na nagbibuild ng smoke. And kasi that time, there's no internet. So, para malaman nila na lahat sila ay mag-start na ng kanilang holiday, nagpapausok sila dito sa lugar na ito. Mga ka-wonder, ay mag-stop over muna kami dito para kumain ng breakfast namin. At nakita nyo naman, kami lang yung nandito. Solong-solo namin ang lugar. Grabe, parang nasa ay lang kami. Pero nakita nyo naman, tingnan nyo naman mga ka-wonder. May ano pa dito, outside gym sa ano, sa wilderness. Well, that's it. Tapos na kaming mag-breakfast. Ngayon ay tutuloy na kami papuntang Jerusalem. Ngayon ay pupunta na kami sa isang monastery dito, sa Optimius. Ngayon mga ka-wonder, nakapasok na kami sa Jerusalem. Hindi ko lang nakuhanan yung pagpasok namin sa border. Nandito na kami sa Optimius Monastery. Pero parang sirado pa yata eh. Kaya hindi kami makapasok dahil na oras pa lang ba? Mga alas 8 pa lang ng umaga. Or baka kasi dahil pandemic, sirado sila. So this is yung ano yung ruins sa monastery nila. So dahil hindi kami nakapasok sa Monastery of Eutimus, bali magbabago kami ng itinerary ngayon. Baka pumunta kami sa Good Samaritan na place. Yan. Na kung saan dun yung parable ng Panginoong Diyos sa Good Samaritan. So tignan natin kung ano yung itsura. Okay? See you there! Bye! Ito yung ina kung saan hinatid ng Samaritan yung nabugbog na traveler. Ganyan yung mga ginagawa nila noong ancient times mga kawander. Dinidikit-dikit nila yung ganyan yung mga mosaic.